So tuloy-tuloy pa rin po ang ating Remembering PNoy na kwentuhan. At yung isa pong trivia ko, no, na i-share sa inyo, si PNoy po, naku, hilig manigarilyo. So noon sa Senado o sa Kongreso o kahit nung kampanya, hilig tumakas niyan para manigarilyo. Pero bukod po sa paninigarilyo, mahilig din siya sa musika, mahilig din siya mag-target shooting. Pero ang pinaka-hilig po niyang gawin ay ang makipagkwentuhan at makipag-bonding sa kanyang mga pamangkin. Yung prinsipyo niya, grabe rin, na hindi talaga nag-waver, hindi mo ibigay. No, wala, sa kanya, wala kasing gray area. Parang it's either white or black, good or bad. So si PNoy nga po, mahilig makipag-harutan. Ayan, makipagkulitan. Kay Baby James. Baby James pa yung tawag kay Bimbi noon, no? Kasi bulilit na bulilit pa siya noong 2010. At kay Josh. Ang lambing-lambing sa kanya ni Josh. Sa pictorial after the proclamation, I was a witness to how patient PNoy was with Josh. They really had a special bond as tito and pamangkin. Kahit makulit, eh ang hilig mag-I love you sa kanya ni Josh. At si PNoy naman would always say, I love you too. Ako po, hindi naman ako mahilig sa baril, hindi rin ako mahilig sa music, pero may isang bagay na pareho po kami. At yun ay ang pagmamahal sa aming mga pamilya. Gaano kahalaga yung pamilya sa inyo? Parang pag nakasama mo, may refuge ka eh. Dito sigurado ka, as is, where is eh. So, parang brings you a sense of peace amidst all of the tumult. You have that period that you are free, you can be relaxed. Sabi ni PNoy, kung hindi rin lang daw siya suportado ng kanyang mga kapatid, eh hindi na raw siya tatakbo. Pero syempre, todo suporta naman sina Ballsy, Pinky, Viel at Kris. Sinabi namin sa kanya, tutulungan namin siya ng buong-buo, 100% nung napagdesisyonan na niya na kakandidato siya bilang Pangulo. Ang kapatid na artistang si Kris ang unang-unang nag-donate sa kampanya ni Noy. Sinabi ko sa kanya, ganito na lang. Alam ko marami akong pending na endorsement, sabi ko. So, hati kayo doon. Half of everything na kikitain ko from now until election day, half sa mga bata, half sa'yo. Si Kris din ang bahala sa glam team ni PNoy, tulad ng sikat na designers na sina JC Buendia, Paul Cabral, at ang hairstylist na si Pin Antonio. The less he has to worry about how, kasi diba, you do have to look good because you represent the country. Pero kung hindi mo na yan concern, mas meron kang focus sa kung anong makakatulong sa ating bayan. Nako, sabi nga ni JC, malaking karangalan para sa kanya yung making bahagi ng kasaysayan. Nung bibihisan ko na, ako yung nanginginig. In my mind, sabi ko, nako, baka mapunit yung barong, baka may mangyari na untoward. So, nasisenti na ako na feeling ko, ay, history ito, ganun-ganun. So, nanginginig ako. Tapos sabi niya, bakit mas kabado ka pa ata kaysa sa akin? Pati yung pinakatahimik na kapatid ni PNoy na si Viel, nag-uumapaw ang saya nung manalo si PNoy. With mom, well, we had no responsibilities. Parang ngayon, parang we feel in some way, medyo we have to help. Pero eto ha, wala sa mga kapatid ang nagkaposisyon sa gobyerno ni PNoy. Masaya na raw sila na maging behind the scenes para tumulong na matupad ni PNoy yung kanyang pangarap para sa bansa. Siya talagang parang mula yata nung ang bata pa niya, talagang mahal na niya yung bayan. Siguro pwede na akong pumayag, barilin niyo ako kung may mahanap kayong a tinge of kurakot kinoy. Wala talaga. So for me, yun ang kaya niyang gawin, ibalik yung kalinisan. Nung nanalo na si PNoy, ipinakita niya sa amin sa media nung naroon kami sa Aquino Residence sa Times Street sa Quezon City. Pinakita niya yung isusuot niyang barong sa kanyang proklamasyon bilang 15th Pangulo ng Pilipinas. Ipinaborda niya kay JC yung ribbon. Ito yung sikat na yellow ribbon na ginagamit ng mga Aquino supporter. Pinaborda niya yon sa tapat ng kanyang dibdib. So sabi niya, ayaw daw kasi niyang malimutan yung mga ibinilin sa kanya ng kanyang mga magulang.
problems that I will be inheriting are still growing to this very day and perhaps up to the last day. And I want to be sure, no, that I don't lose, you know, my grounding.